Magandang araw sa inyo mga katalpak. Welcome back to our channel. So pag-usapan natin for today is all about Ni No Kuni sa kanilang latest updates after the maintenance. So yun. So yun agad yung direct na agad tayo sa kanilang in-game na kung saan nakikita nyo dito sa aking screen. Dito na tayo ngayon, di ba? So yun nga. So ang una nating i-check dito is yung kanilang event. Ano nga ba yung event and then yung task and at the same time daily login na pwede nating makuha na rewards dun sa sa daily login natin. So dito guys, dalawa yung event na meron tayo. First is yung daily familiar arena task na kung saan kailangan natin to guys i-finish within 13 days. Oh, so 14 days to be exact. For 14 days ayan. Starting ngayon. So ayan, so nakikita niyo, 'di ba? And then we will receive a reward of 4-star familiar capsule. Ayan. So any in sa familiar na nandito ngayon is pwede nating makuha, pero yung sa event hindi kasama dito yung sa event familiar. Ayan. So ito yung first login activity na daily rewards na pwede nating magawa. So ito naman guys yung ating second event natin sa kada login every day. So complete lamang natin tong task na to. So kingdom mission event. So ang pwede nating makuha rito is final selector ng na weapon chest. Ayan. So ito yung pwede nating makuha. Ayan. So ito kakatapos ko lang kanina nitong nitong day 1. Ayan. So meron pa tayong 6 days para makompleto siya. Ayan. And then, yung sunod na update, guys, is tungkol naman sa familiar natin. So, meron tayong arena from the arena. Arena familiar. So, familiar arena event na tinatawag. So, meron tayong familiar arena na kung saan. Eto, guys, yung dito siya makikita sa may battle, sa may battlefield. Ayan. So, click nyo lamang to rito from the battlefield icon and then familiar arena. So pupunta na kayo guys sa tab ng inyong familiar. So dito guys, mag-set lamang kayo ng team. Ayan, so meron tayong offense and then meron tayong defense. Ayan. So nag-set na ako pero default lang 'to guys ha. Kung ano yung team ko sa offense, yun din yung ginamit ko sa defense. Kasi yun pa lamang din yung available natin. And so dito naman, kita niyo rito, meron tayong mga tabs dito na kung saan ito yung opponent side, syempre. Ito sa kabila. And then sa ticket natin, guys, meron tayong cooldown. Ayan, meron tayong cooldown dito. So, every cooldown, madadagdagan yung ticket natin. So, nagamit ko na ng twice yung ticket natin kanina. So, nag-check ako ng battles. And then, meron tayong naging 4 ulit to. Kasi, nagamit ko nga kanina yung dalawa. And then, dito naman, guys, ito sa baba na to. Ito yung mga information na meron tayo. So far, wala pa tayong grade na tinatawag. So, hindi pa tayo napopromote. And then, battle records. Ayan, kita nyo naman. So, kung gusto nyo i-replay yung inyong battle, check nyo lamang dito yung video. And then, dito naman, sa next tab natin, ito naman yung season rankings na tinatawag na kung saan dito tayo magkakaroon ng leaders board. Ayan, weekly rankings. So, ito naman yung mga prizes na pwede nating matanggap. Ito yun, guys, asterite yung pwede nating maklaim. So, bukod doon sa ating Lava Valley, ito yung familiar arena yung pwede nating mapagkuhaan sa asterite. Ayan, so medyo may kataas. So, kung pumasok ka sa, sabihin na lang natin, guys, top 3% or 5%, not bad pa rin kung makapasok ka rito, or top 7%. Meron kang 1,000 above na pwede mong makuha. Ayan. So, magagandang rewards din siya. So, yan. And then, at least top 10% pala. Up to 10%. Top 10% pwede kang makakuha ng asterite. So, kailangan talaga natin guys mag-grind dito. Ayan. And then, sa seasonal ranking, ito rin meron din tayo. Up to top 10%. So, 1,000 naman yung asterite na pwede nating makuha pag mag-qualify tayo dun sa top 10% na tinatawag. Ayan. And then dito naman sa leaders season sa league grade naman, so mag-start tayo sa bronze, sa silver,
And then to silver, gold, platinum, diamond, collection, grandmaster, legend. And then sa league rewards naman, eto naman guys, yung pwede nating makuha sa mga rank na mag ano tayo na mag na mag-climb tayo sa ating ranking. Ayan. Eto naman guys, yung ating button na kung saan pwede tayong mag-battle na to start. So, pili lamang kayo ng enemy na gusto nyo. Pwede naman mag-change ng enemy. Ayan. So, syempre ako, masasigurista muna tayo para mag-rank up tayo. Syempre, dun muna. Diba? So, mamaya, tatry natin yung isa. Yung, ayan. So, ito yung start ng ano guys. Ang ganda ng arena, diba? Napakaganda ng start ng battle. So, line up. Ayan. Line up ng battle. Ayan. So, pwede nating i-times 2. Ayan. And then, pwede nating i-fast mode. So, pag-click nito guys, pwede nating i-end up yung battle. So, gaya nito. Ayan. So, in-end up na lang natin. Ayan. So, continue na lang siya. So, dalawa pala yung pwede nating makuha. Meron tayong competitive heart na pwedeng makuha. Star aura kung tawagin. And then, meron tayong honor medal. Ayan. So, not bad na rin. Siyempre, di ba? Makaipon tayo niyan, pwede pa rin siyang ipalit for rewards. So, continue tayo. Select ulit tayo ng isa pa. Siyempre yan. Dito tayo sa ano, sa kaya natin. Sa ngayon ha? Siyempre, so, sigurista lang muna para makakuha tayo ng mas mataas na rank. Yan, di ba? Yan, so, mamaya, tignan natin ulit. So, bilisan na lang din natin. Ayan. Yan, so, ayan, papantay na tayo ng ano kasi eto lang yung mga available, etong dalawa. So, try natin. So, meron pa tayong dalawa. Tingnan natin kung manalo tayo. So, nanalo tayo. Ayan, so, nanalo tayo. Ayan. So, meron tayo 6-6. So, ayan. So, natapos na natin yung 5. So, exit. Meron na tayong 5 wins na gawa na natin. Ayan, so 5 wins na tayo. Ayan, so yun. Ito yung another update natin guys ha. And then, yung next update naman natin is makikita natin. Oh, so nag-silver 2 na agad tayo. So, mayroon tayo 1,370 points. Ayan, so nag-climb na tayo into silver 2. Ayan, so yun. May achievement na tayo. So yun, panibagong ano, achievement completion yung mga makukuha natin pala. Ito yung pala yung mga nadagdag doon. So, mas mabilis tayong magka-climb sa ating ano, sa climb natin sa ano, sa CP. Yan. So, syempre mas maganda yung CP na. So, dito naman na tayo sa next update natin sa ating dimensional. Ayan. So, ito guys yung sinasabi ko sa inyong bagong update natin. Itong Frozen Laboratory. Yan. So, kung ano yung ticket nyo guys dito sa Natroom Nest, pwede nyong magamit dito sa Frozen Laboratory. Pero, pag nagamit nyo na yung sa laboratory guys, sa Frozen Laboratory, magiging zero na yon. Kasi nga, hindi na kayo makapag-run dito sa Natroom Nest. So, kailangan nyo pa ng extra na ticket para ano, para makapag-run sa Natroom Nest. Ayan. So, ito guys yung ating ano. Ito yung ating dimensional border. So, ito naman yung mga rewards na meron tayo. Ayan. Na pwede nating makuha. So, meron tayong book dito. Ayan. Ground Corruption na tinatawag. So, maganda siya. So, sa rewards, deal 294 attack as earth damage. So, maganda yung ano niya guys, yung tomb niya. Then, meron tayong makukuhang necklace din. Water attack plus 7.5%, ang gandang boost din ito sa water element. Ayan. And then ito, ayan, ito naman yung iba, meron tayo dito yung sa may puzzle pack na tinatawag, so pwede makakakuha rin tayo dito yung kulay blue naman, ayan. And then another reward, ito yung Protomark 13 essence na tinatawag. And then yung isa yung chest, ito syempre yung ano, pwede tayo makakuha ng pang-upgrade natin sa weapon, sa armor, and then sa ating familiar. Ayan. So, yun. Random ano pa rin siya. Random by rarity pa rin. So, yun. Ito yung ating ano guys, latest update sa ngayon. And then, meron pa tayong isang latest update bukod dito sa ating dimensional border na
ano, laboratory, frozen laboratory. Ang yung para mabaview natin yung latest update guys is yung sa Kingdom naman yung tinatawag na Kingdom Dungeon. So para ma-access nyo yung Kingdom Dungeon, punta lamang kayo dito sa community and then Dominion and then tignan nyo lamang to dito yung Kingdom Dungeon. Ayan. So, para makapunta kayo dyan, click nyo lamang tong arrow. Ayan, Kingdom Dungeon. And then, click confirm. Then, pupunta na kayo direct sa inyong Kingdom Dungeon NPC. So, ayan. Dito na tayo sa kanilang NPC. Ayan, so, pupunta lamang tayo direct sa kanilang NPC para makausap natin. Yan. So, ito yung NPC natin, mga katalpak. So, click nyo lamang yan. So, ito yung ating Kingdom Dungeon. So, ngayon, hindi pa siya nag-i-start, pero mag-i-start siya after 5 days. So, starting from now. Yan. So, saka siya mag-open. So, ito yung Kingdom Dungeon natin, guys, na tinatawag. Yan. So, pwede tayo makapag-start dito. So, siyempre, kung ikaw yung tingin mo na boost mo na yung fire, ano, fire element mo. So, advantage yung ating fire element dito. Yan. So, ito pa rin yung kinakailangan natin. Recommended, di ba? Yan. Share ko lang din pala sa inyo. Natuwa lang ako kasi kakakuha lang din natin itong, ano, itong robot. Yan, itong robot na to. So, paano nyo ito, guys, makuha? Kailangan nyo lamang, syempre, magkaroon kayo ng kingdom or yung tinatawag nating guild. And then, makukuha nyo lamang siya, guys, sa shop ng, ano, ng inyong kingdom. So, punta lamang kayo sa shop. Ayan, sa shop ng kingdom, general store. Ayan. Para makuha nyo yung inyong, ano, yung inyong, yung inyong Rust Bucket Amber Bundle. Ayan. So, eto guys, 600 siya para makuha nyo. Ayan. Siyempre, para magamit nyo to guys, kunwari may pusa na kayo na na-upgrade nyo na siya, di ba? So, yun. Dagdag information ko lang to sa inyo guys, ha. So, ayan. Kung meron kayong pusa na na-upgrade nyo na up to tier 3, so, pwede nyo pa rin tong magamit yung pusa na hindi nyo ina-unequip yung inyong pusa. Punta lamang kayo sa mount tab, ayan, sa character and then mount tab. And then ang ginawa ko guys, naka-mount ako sa ano sa pusa, pero ang ginawa kong appearance yung rust bucket. Ayan, so. Ayan, so ito yung nag-a-appear. So hindi nagagalaw yung CP ni ano ni pusa. So andito pa rin. So ang parang ang dating guys, yung appearance mounted, ang dating dito guys is naging skin na siya ng ating pusa. Ayan, so yun. I hope guys, gusto niyo yung ating update for today about Ni No Kuni Cross Worlds. So like, comment, share, and subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga NFT games na ipipicture natin dito sa ating channel. Guys, stay tuned always. God bless and peace out.